Ang mga lalaki na nakakatapos o nag-ejaculate frequently, at least 21 times in a month, ay mas maliit po yung chance na magkaroon sila ng mga prostate cancer. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting, at kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. At huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may magabago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video po, may gusto lang akong tanungin, follow-up question. Ito, sabi niya, ano pong advantage and disadvantage of having SEX every day? Well, bukod sa masarap na pakiramdam ito sa atin, feels good, really. Pero meron po itong mga benefits sa ating kalusugan. It can be also good para sa ating health. Ano ba yung nagagawa ng isang healthy SEX sa buhay natin? Lalo na kung everyday nyo itong ginagawa or madalas. Number one, nakakatulong po ito sa ating immune system. Sabi ng mga eksperto, ang mga taong aktibo sa ganitong gawain ay makakatulong para malayo sa sakit. Kasi sila ay may higher levels of defense against virus, bacteria, and other intruders. Lalo na syempre kung kapartner nyo lang yung inyong katalik dito. Sabi rin ng mga researchers, ang madalas na pakikipagtalik ay nakakatulong para mag-produce yung katawan natin ng mga antibody compare doon sa mga less, yung mga madalas na hindi na ginagawa ito. But of course, syempre, kailangan natin ito sabayan ng tamang pagkain, tamang ehersisyo, pag-iwas sa mga bisyo, at kumpletong tulog. Another thing, lower your blood pressure, especially kung merong kang ka-partner at hindi mo ito ginagawa during masturbation. Another thing, consider po ang pakikipagniig na exercise. SEX is really great form of exercise. Di naman to the point na kaya niyang i-replace yung pag-exercise niyo sa treadmill ng 1 to 2 hours straight. Pero ito ay nabibilang po sa exercise. So kung ginagawa niyo ito araw-araw, di para rin kayong nag-exercise every day. Hindi niyo man ito araw-araw gawin, at least every other day or twice a week. So kung tinatamad po kayong mag-exercise at pumunta sa gym, hatakin niyo na lang yung mga partner niyo, kasi para na rin kayong nag-exercise kapag naka one round kayo. Other thing, makakababa po ng risk sa mga heart attack. A good sex life is good for your heart. Bukod sa pagtaas ng inyong heart rate, nagbibigay din ito ng balanse sa inyong estrogen at testosterone. Ito po yung mga hormones na kailangan natin during pagniniig. Another thing, nakakabawas din po ito ng risk para sa prostate cancer. Ang mga lalaki na nakakatapos o nag-ejaculate frequently, at least 21 times in a month, ay mas maliit po yung chance na magkaroon sila ng mga prostate cancer. Pwede rin pong gawin ninyo ang pagsasarili. Pwede po itong pamalit sa mga wala pong partner dyan. Another thing, of course, improve sleep. Nakakatulong po ito sa mahimbing na pagtulog. O yung may mga insomnia dyan at hirap sa pagtulog, alam nyo na yung solusyon. Kasi after orgasm, guys, yung hormone na prolactin ay nare-release yan. Ito po yung hormones na nagbibigay ng relaxation sa atin para magkaroon tayo ng better sleep. Last one, malaki po ang naitutulong nito para mabawasan yung stress ninyo. Being close to your partner ay malaking tulong para mawala ang inyong anxiety, and of course, mabawasan ang stress natin. Kasi pakatapos po nating makipagniig sa mga partner natin, nagre-release po tayo ng feel-good hormone or happy hormones. Ang SEX and intimacy ay nagbo-boost po yan ng happiness and self-esteem natin. So wala naman pong masama kung everyday nyo itong gagawin. Ang masama lang dyan kung hindi nyo partner yung kasama nyo dyan, kasi posible hindi nyo kilala, so andyan ang mga disease, yung pwedeng mahawa tayo ng sexually transmitted disease, so mag-ingat po tayo. Ang good sex po, hindi lang healthy life ang naibibigay niyan, but happy life.
So, yun lamang po ang video natin for today. I hope nakatulong po ang pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating subscribe button. Libre po yan. And also, share our videos para makatulong po sa mga nangangailangan ng videong ito. Once again, guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.